kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Kung may kaaway ka, kung hindi mo pa rin pinapatawad hanggang ngayon yung iyong kaaway o kagalit, please po, kapatid, patawarin mo na, kapatid. Amen? Salamat po sa Diyos, mga kapatid, at makakapag-share naman po muli ako sa inyo, mga kapatid. Ito po ang aking i-share, mga kapatid. Mateo 6, 14 hanggang 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Big amen po ba, mga kapatid? Napakalinaw po, mga kapatid, ang nakasulat po sa talatang ito. No? Yung magandang salita po ng ating mahal na Panginoong Diyos. Amen? So, mga kapatid, dapat po natin respetuhin, igalang, at gawin, no, mga kapatid, ang nakasulat po sa talatang ito. Mga kapatid, so kailangan po natin, mga kapatid, na magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Amen po ba? Kaya kung sino man po yung nagkakasala sa atin, kailangan po natin patawarin. Dahil yun po ang dapat na gawin natin, dahil yun po ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos. Amen? Kaya po, mga kapatid, ugaliin na po natin na tayo po ay marunong magpatawad, at mas panatilihin po natin na tayo po ay maging isang role model sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating magandang puso, magandang ugali sa pamamagitan po ng pagpapatawad natin. Kapag nakita po sa atin yan, mga kapatid, yung ganitong attitude at sinusunod po natin yung ating Amang nasa langit, eh susundin din po natin, susundin po tayo ng ating kapwa na nakikita po tayo, dahil tayo po ay mapagpatawad na tao. At sila po ay papalo din sa atin. Sila po ay susundin tayo. Amen? Kaya, mga kapatid, simulan na natin sa ating mga sarili para ganun din ang gawin ng ating kapwa, para sila ay magiging mapagpatawad din sa ating kapwa. Amen? Amen po, mga kapatid. So, napakabuti po talaga ng ating Amang Diyos, no, nasa langit, mga kapatid. Dahil wala po siyang ibang kagustuhan sa ating mga tao dito sa lupa, kundi tayo ay gumawa ng mabuti. Lahat po ay mabuti ang kanyang kagustuhan, na yun po ay ating dapat gawin, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya po, mga kapatid, kung may mga pagkakasala po sa atin, yung ating pamilya, yung nanay at tatay po natin, yung ating mga kapatid, yung ating kapwa, kaibigan, kakilala, at kung sino pa po yan, mga kapatid, kung may kaaway ka, kung hindi mo pa rin pinapatawad hanggang ngayon yung iyong kaaway o kagalit, please po, kapatid, patawarin mo na, kapatid. Amen? At bukod sa lahat, mga kapatid, huwag na huwag po nating gawin sa ating sarili ang magtanim ng galit sa ating kapwa at sa ating pamilya. Amen? Amen. So, maraming salamat po, mga kapatid. At gawin lang po natin itong bagay na ito, dahil ito po ay magandang salita po ng ating mahal na Diyos. Amen? At kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, ang ating mahal na Diyos na po ang bahala sa atin na magbalik ng maganda na para sa ikabubuti po nating lahat. Amen? Amen. So maraming salamat, mga kapatid. At nawa, itong na-share ko po sa inyo,
magandang talata na salita po ng Diyos ay makakatulong naman po sa inyo. Amen? So, salamat po sa Diyos sa takbuhin na kapag siya na naman po. At naway, dalangin ko po na patuloy po kayo biyaan ng ating mahal na Panginoong Diyos Ama at ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At naway, lagi po kayong safe kung saan man po kayo sulok ng mundo. Amen? Huwag ugaliin po natin na magdasal, mga kapatid. More power, more prayer. More prayer, more power. Amen? God bless us all, mga kapatid. Bye-bye! Google, who founded the Catholic Church? Jesus, according to some information I found on Wikipedia. Si Jesus po. Jesus Christ. Amen.